Hello mga Kasami TV, welcome back our YouTube channel, no? Bali nandito tayo sa may event. So po ngayon ay So ito yung kaganapan dito, no? Ayan, in towards a stronger and sustainable solid waste management. Ayan, zero waste man. Ito itong party na to. Bali ano nga po, no? 50 capacity lang po na person yung in-invite dito, no? So magpapasalamat po tayo kay Director Hiro Masuda dahil sinabay po tayo ni dito, no? Ayan. Mamaya kasama natin lahat po ng matataas na lokal na tagapamahala at special ng DNR, NCR DNR. Bali nandito tayo sa central office, no? Ayan, kasama natin yung mga vloggers, no? Ayan po, lahat po ng mga vloggers. Ayan si Engineer Berto, hello po, good morning. Esme, ayan, napaka-forma niya po, good morning po. Hello, trending ni Andres, ayan, good morning. Ayan si Ma'am Melby, ayan, good morning po. Si Sir IC, ayan, wala pa si President, hello po. Dito po yung upuan ni President, no? Ayan, good morning Sir IC. The director of the Environmental Management Bureau, our Bureau Director, Director Tonyado, William, Rinigrit ko yan, kasi bagong promote siya. Wala yan tayo book yan ng front of office eh. Hindi ko masyado memorize eh. Sir, pinakuha na sir. Ha? Pinakuha na po. And I'd like to greet our guest. Lieutenant General Yesar. No, na ako rin kasi yung appointment dito kasakali, no? Several months from now, ha? Like also to greet the general, what are the general? For those who are on the virtual amenities or here in the screen, 20, alam ko, 20, it is the reminder of 1903. Tatapusin natin yung 24. Oh. Goal or target natin. 20 plus 2. So, ang ibig sabihin niya, yung batas na ito ay matanda na. Pero ito siguro ito ang matandang batas na hindi pa lahat na-comply. Pero pala tayo mga batas ano, 20 pala sa sulod. No, 20 plus, so ibig sabihin pala ito hindi sinusunod. Hindi nasusunod. At kaya hindi sinusunod. Pero ibig sabihin niya. Matatapos po yung batas. Kaya, zero waste man. Matayin ko muna itong first paragraph o second paragraph kaya na. Ganyan. Sanitary lang. Before na na ginawa. Basurahan mo illegal. People cheer when the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 was signed into law. Many had high hopes that our country's garbage problems will finally be solved. But this law, the Republic Act 9003,
palagay ko itong Republic of 9003 ito, ito pinaka-popular na batas eh. Kasi every time na lang ito, di na natin alam kung ano mga RA, yung mga ibang batas na yan eh. Pero pag narinig mo yung 9003 na binabasa every year, for the past 20 years, very popular. But this law was neither promptly nor fully enforced. Ang dami nagsasabi noon. Nung sinabi ko, ay close pa yata, maraming nakakapunta sa akin. Bakit naman? Wala na tayo. Kailangan tuloyin natin ang batas. Saka yung payatas naman noon ay for a while, compliant naman kasi kaya na yung first sanitary landfill na ginawa. Pero nagkaroon mga tragedy dito eh. Daming namatay dyan nang bumuhos. Pinipilit pa rin nila ng pakyat-akyat yung basura hanggang dumating yung isang malakas na ulan at kakabagyo. Nag-landslide. Hindi landslide ito, garbage slide. Umagsak yung garbage. Maraming tumatay dyan sa tabi ng Payatas. Around Payatas is a community. Ang community na yan ay lahat. Huwag hinihiwala yung pwede at saka gawa. So that is the unfortunate situation of our garbage problem in our country today. And naalala ko, kasi pag-insyama ko, maalala ko nung bata pa kami eh. Bata pa kami. Siyempre, mas matanda ko sa inyo ngayon. Provincia. Sa likod ng bahay, uhukay ka niya. Lalakay ko yung ano doon. Pag napuno yan, sarado, hukay ko ulit. Wala na, hukay ko ulit. Susunogin pa. Ganyan ko yung garbage problem natin. Pero dito naman sa Manila, ano naman, paano naman sila rito, nabubuhay yung mga tao rito? Sa garbage. Meron rin tayo sanitary lang din, noon na sa Payatas dito sa Quezon City. Pero yung mga iba naman, ay gano'n pa rin, hukay. Pag naubos na yung hukay, sinusunog sa likod ng bahay. Nagbawal na yung ano, Clean Air Act, bawal na naman ang sinaregyon. So hindi ka na pwede magsunog. Anong ginagawa dito sa Manila? Sa garbage. Hinihintay yung garbage truck, narating sa'yo, that is the role of the local government unit kasi eh. Local government unit is responsible on the garbage dito sa atin. Ngayon, kung hindi naman nataalan ng garbage truck yung lugar mo, asensya ka na lang. Ay isa mo naman dito, Pasig River, itabon mo sa Manila Bay. Ganyan po situation noon at sarap ngayon. Kaya, nang nagkaroon itong mandamus law o mandamus directive ng Supreme Court, we have to conduct rehabilitation of Manila Bay. Dalawa yung problema natin sa Manila Bay. Yung quality ng tubig, gagtahan, at sa alisin mo basura, yan. Yung way mo, nalilipay natin yan. Saan gali yung garbage? Okay, accumulation ng tapon ng tao yan. Hanggang ngayon pa rin, binililisan pa natin ngayon, kapag nagtatapon mga tao. So, anong ibig sabihin niyan? We have to do something about it. We have to enforce the law. Ngayon, tatungin kung bakit naman hindi tumataan yung garbage truck dyan, kaya yung responsibility ng local government unit dyan. Kaya nakagawa na, yung kontrata nila sa garbage ano dyan, ay meron ng designated nataanan yung garbage truck. Pag hindi mo nataanan yung lugar na yan, wala na, dapat dadalhin yung garbage mo. Dadalhin mo sa mga
ang karamihan ng informal settlers dyan sa tabi ng mga Steros River ay hindi makakapasok ng garbage truck yan. So sabi na tinatapong sa Steros. So yan po ang situation natin sa 9003 dito sa Manila. Sa probinsya naman, every time nagpupunta ko sa mga DNR offices dyan, tanungin ko yung mga, yung aking DNR officer niya, ilan ang munisipyo dito sa probinsya mo ay meron ng sanitary landfill. Out of 20, average 20 municipalities, isa o dalawa lang niya ang may treatment ng sanitary landfill. Eh, pardon naman ngayon yung mga kung naiwan dyan, 90% dumpsite pa rin. Kaya nung sinabi ni Yusek na meron talaga tayong kampanya na dapat wala ng dumpsite. Eh, saan tayo nagkagawin ng municipality ang kanilang kasura? Di naman mo naman masabi na problema mo na yan. Problema mo yan, LGU yan eh, AU yan eh. Eh, paano naman sir? Magkadulam naman yung amin sa munisipyo. Era, several portion of that ay ginagamit sa environment, which is 9003. So, ngayon, problema na ang municipality mayor. Ay, sige, nagdahan mo yan. Otherwise, masuspenso ka. Eh, pag nasuspenso ka pa naman, wala ka ng chance na manalo sa eleksyon. Ito yung mga problema, dilema ng probinsya. Hanap kami ng paraan dyan kasi kailangan milyon sa gastusin mo kasi dyan eh. Pagpatayo ka ng sanitary landfill eh. Eh ngayon, anong option mo? Pasasaratuhan raw ni Sir Adi Arito, Yosef by Benny. Itong Benny yan, sir. Benny, at ikot na ito yung manajan. Nasarado ng mga dumpsite. Ano ba yung last na pinasaraduhan mo dyan? Tansa? Nakita ko sa television. Ang luwag-luwag na dumpsite yun. Ilang hektar yan? 6 hectares of dumpsite. What does that mean? Pinagsikiktas na yan. Hindi ka lang magagawa ng sanitary landfill mo. Eh, nasa batas kasi yan. Ano ba yung nasa batas kasi 9003? Simple. Bawal ang dumpsite. Convert your dumpsite into sanitary landfill. Nandiyan yung batas eh. And yet, only less than 10% ay nakapomply. So, 90% ang hindi nakapagpomply. Sabi ni Lancet, wala naman kami pambili eh. Wala kami panggastos eh. Sinabi ko kay Yosef Benny, gawa ko ng paraan kung paano ba magkagawa ng sanitary landfill na hindi man mag-equal ng 100 million. Kasi umaabot ng 100 million ng isang sanitary landfill. Sabi niya, kung makapagawa ka ng sanitary landfill na 2 million, 5 million lang yan, gawin mo. Paano yun? Paano tumigil sanitary? Kasi sanitary landfill, hindi sa landfill at sabi sanitary. So anong gagawin mo doon? Gagawin mo ay lahat ng mga pinagbawa dyan ay huwag mong ilagay dyan sa sanitary landfill. So ito kayo na pinapagawa ko, design ay sanitary landfill na hindi na masyado magastos. So yun na yung ipapagawa. Yan ang mangyayari dyan sa Yosef Benny. Pag pinagbawal natin ang dumpsite, yan ang alternative. Wala na talaga ibang solusyon niya. Bawal mag-gaso, no? That's a violation of the Clean Air Act. So, ito ngayon yung aking nakikita, pero kung kaya kang makasahin ko pala itong pinulat mo, Benny. Earlier, we showed a video that highlights our accomplishments. I am honored to report that we have gained significant ground
since 2018 in implementing the political solid waste management act of 2000. It is called 9003 Political Korean, particularly in the closure of open dump sites, the establishment of material recovery facilities, and helping local government units develop their 10-year solid waste management plan. Maalaala po ba eh? Sa aming maliit na bayan sa Ilocosto at sa Bangkok, pagkakauna-unang Cabinet Secretary no? DNR, pati sa probinsya namin, yung aming mayor to, kapatid ko, former PNP officer, General Ray. Sabi ko nga sa kanya, makutalo mo ko, mayor ka. Sabi ko sa kanya, yung mga sekretary ka naman eh. Ikaw, pero yan ang kapatid ko na yan, ito pinakamagaling sa amin magkakapatid, tatlo kami magkakapatid, nag-graduate on kami lahat sa PMA, graduate kami lahat yan eh. Pero yung youngest namin yan, class 27 ito sa PNP assigned natin. Siya daw po na, pinakamagaling sa amin magkakapatid, maririto rin, grade 1 hanggang graduation na high school. May we request the Eco Waste Coalition's Board Secretary and Executive Director of Healthcare Without Harm, Southeast Asia. Let us give a round of applause to Mr. Ramon San Pascual. Ang pagkakalutugan ng ating kapaligiran.
Kami rin po ay nagpatuloyan ng green job sa dati pa mga waste worker. Tumutulong po kami sa namumulekta ng ating mga basura. Nag-organize ang iba't ibang mga grant association sa mga MRF. At patuloy po kami nakikipag-utak at nagpatupad ng utulang ng mga ordinansa sa lupan sa government sa proper segregation. Lalo na po at upapin ang local traffic ban habang wala pa po nationally legislated banning on transport, legally banning. Tutulang po namin siya inaabot sa loong taon o loong sarong taon mula nang ipagtutuan ng ating 1953. Sa taon na nagiging business tayo sa taon-taon at pagbabahat, sa taon-taon na pagpapagaling ang ating malibagay ng maraming basura, every time na umuulan at lumalakas ang pampas ng alon, ipinabalik natin ang basura sa Boulevard. Ito po ay business, pakakulangan pa po. At kung papakulangan po kami dito, at kanilin po hinihili po kami ng pagpapakumbaba sa pamahala natin sa ating tagapin ang ating basura. At gumawa pa po ng mga radical na action. Umaasa kami kung gano'n ng ating gobyerno, partikular ang sangay ng ating pamahalaan, sa pangunguna po ng ating Sekretary Primado, sa loob ng DNA, ay panitin niya ang natutunan at mandato na binibigay ng 1903 para epektibong i-address, halimbawa na ang single use natin. Marami na pong banta at nagbabal ito, through legislation and through increased action. Tulungan po natin ito, Sekretary, natatang po nga matapos ang termino ng ating Pangulong Duterte ay may mabatas na po ito. Nakilan po ba nito ang tutulang ito para magigil ito ng sakrisyo sa Senado at sa Kongreso. Alam po namin na maanda pero kulang pa po. Sa makalimang araw na ito, kasama po namin kayo sa Viena na bigyang halagaan, yung mga buhay na nakawi ng tumuo ang bayata na nagbigay na ang kapatang ito. Ewan po natin kaya. At tarahin pa po buhay at nangangali na mapanagin ito sa buhay ng ating mga malita sa mga bayata. Subalit, hindi pa po araw-araw natin dinaranas ang ating sabihing kapayata sa pagmamali sa pagmamali. At kamarikina po ako, may pagmamatang ito po kung paano attentive at seryosong binibigyan ng atensyon ng lokal na kamara ng Kanto Barangay at sa local household ang pag-repetitive, ang pangungulekta. Ang bagay po ko ng PNPP, nakita ko po ang malaking makakasang. Kung ganun din po ang tayo rin naman, kami po sa mga NGO ito din po, hinihiling po namin ang seryoso sa pagkino sa pagpapatutan ng mata ng Department of Economy. Inabati po namin kayo. Para ito na lang. We have it the message of the Eco Waste Coalition's Board Secretary, Mr. Ramon Santos Bal. Thank you very much, sir. Yes, sir. Wala po tayo. Dalawang beses natin narinig. Ayan, so dalawang beses natin narinig yung Payatas tragedy, no? Kasi kung babalikan natin, year 2000, nang meron itong batas na ito, sinusulong pa lang siya pinag-uusapan sa Kongreso. So nagkaroon ng Payatas strategy at yun yung nag-push na kailangan. So after the Payatas strategy ay na-adapt itong batas na ito, which is RA 9003. At syempre marami pa usapin dyan, no? So dati, RA 9003 ay Solid Waste Management Act, pero nilagyan siya nung ecological sa umpisa. So yan, so sabi niya kasi para ma-manage ng maayos yung ating mga basura, hindi na magkaroon ng isa pang Payatas strategy. Okay, so much for the trivia. Our next speaker is the man of action. He is the Undersecretary.